So, Asus ROG Falcon unboxing and review. Perfect! Evening sa inyo lahat guys. Maraming salamat sa pagki-click ng video na ito. I really, really, really appreciate it. So, without any further ado, let's get into the content. So, ayan guys, kung makikita nyo, ayan na yung product. Okay? Sobrang liit niya para sa box ng keyboard. Yung box kasi ng keyboard ko dito, yung ROG Strix Flare, is sobrang laki niya. Teka lang. So, ito yun. Kita nyo ba yan? Ito yung personal keyboard ko, yung sa full Asus ROG build ko. Tapos, ito yung ano, yung Falcon. Ayan lang. Kita nyo ba kung gaano kaliit yan? Oh, wala pa sa kalahati. Well, meron naman siguro. Pero, definitely, kitang-kita mo na this keyboard has a minimalistic design. Okay? Different size, same look. No? Same color. Red and black, of course, this is Asus ROG. Parehas din ito merong Cherry MX Red Switch and parehas din silang Asus Aura Sync compatible. Pero hindi natin pag-usapan to, so tabi lang muna natin yan. Okay, just give me a minute. I-unbox ko lang to, teka lang ha. So, what's in the box? So, what's in the box? Unang-unang bubungad sa inyo is itong mismong keyboard na nakalagay siya dito sa pouch. Pero mamaya na yung keyboard. And pagtanggal nyo, bubungad sa inyo is itong mga napakaraming kung ano-ano. So, meron na naman siyang sticker. No, katulad sa nakita nyo doon sa Asus ROG Keras Wireless Mouse. Meron siyang sticker. Ito, meron din siya included na sticker. Tapos, itong warranty card. And, ano to? Yung manual. Kung paano gawin. Quick start manual siguro. Quick start guide. Yeah, quick start guide. Tapos meron siya netong ito. Meron siya netong ano to, adapter. Para siyang adapter. Teka lang, buksan ko lang ha. So adapter siya para sa included cable, para sa doon dito sa included na cable netong keyboard. Siguro kasi I don't know, I'm not sure. Pero siguro kasi ang logic ng Asus dyan is pagka fully charged na yung keyboard, hindi mo na kailangan pantanggalin tong wire or itong cable sa likod ng PC nyo. Then, tsaka mo isasaksak yung receiver. Itong receiver na to, itong receiver. So, ang gagawin nyo na lang is katulad na itong ginawa ko, yung receiver, no, para doon sa RF 2.4 GHz neto na connectivity, no, pagka gagawin yung wireless. So, yung receiver is ikakabit nyo dito sa adapter. Ayan, parang ganyan. Tapos, yung adapter or yung yeah, yung adapter is sila ikakabit nyo sa cable pack. Tapos itong USB 2.0 to, I'm not sure, pero usually 2.0, pero yun na nga. Pero itong USB 2.0 is ikakabit nyo mismo sa computer. Sobrang big brain ng Asus, no? Big brain Asus. Nice! Good job! Nice one! So, ang nakita kong dahilan kung bakit ginawa ng Asus yun is bukod sa para hindi nyo natanggalin yung cable, like tanggal, saksak, is para mas humaba yung reach no nung natong receiver. For example, meron kayong presentation, no, meron kayong presentation, tapos yung laptop nyo is malayo sa inyo, tapos kailangan yung mag-move around, dala-dala nyo yung keyboard nyo for some whatever reason, or meron kayong talk, no, for example, nagtotalk kayo sa quadrangle ng school or nagtotalk kayo sa isang business meeting, tapos malayo yung unit. Pwede nyong gamitin to para mailapit sa inyo yung receiver doon mailapit dito sa mismong keyboard. So, ayun yung naisip kong logic ng Asus kung bakit merong ganito. No? So, that's big brain. Okay, so next naman is yung keyboard na mismo. Ay, hindi. Ito, itong ano ba to? Itong lalagyanan or yung case or yung ano ba to? Basta ito, yung lalagyan na ng keyboard. Ah, so this is the polycarbonate keyboard cover. No, okay, so
meron kasi akong ano dito, reviewer's guide, no? Meron akong tinitingnan kung ano ba yung mga nasa loob ng box. So this is the polycarbonate keyboard cover. Ayos pala to eh. Pwedeng maging ano, cover ng keyboard, no? Pwede siyang maging cover. Ayan, pwede siyang maging cover kung hindi nyo ginagamit yung keyboard. Ayan, pwede maging cover para maiwasang pasukan ng dust or dumi, especially kung nandun kayo sa sala, tapos merong katabing bintana yung computer nyo. So, pwede nyo itong gawing pang cover. Or pagkaalis kayo, pagka pupunta kayo sa ibang lugar, for example, pupunta kayo sa bahay ng tropa nyo, tapos dun kayo maglalaro, no, doon kayo maglalan games, it protects the keyboard para sa mga hindi inaasahang aksidente, like magasgasan yung product, or matanggal yung keycap, yon yung mga ganun para maiwasan. And pwede rin itong maging patungan, no, ng keyboard. Ayan. Pwede rin siya maging patungan ng keyboard kasi, ayan, nakita nyo naman, meron siyang mga cutout. Ayan, meron siyang cutout. Ayan, dito sa likod and dito sa gilid. Dito sa likod para dito dadaan yung keyboard, and dito naman is para doon sa multimedia volume control. And also doon sa battery indicator netong keyboard. So ito yung sinasabi ko kanina. Ayan, no. Itong nasa gilid. Ito yung multimedia volume control. Isa siyang soft touch, kung ayun yung tawag doon, soft touch. Na meron siyang sensor. Tapos i-slide nyo lang yung daliri nyo pataas. Pagka gusto nyo lakasan yung volume, and pababa kung gusto nyo hinaan. Tapos it also serves as the battery indicator. Na mamaya pag-uusapan natin yung specs neto. Pinapakita ko lang sa inyo. That's cool! Ang ganda ng keyboard. Nice, nice, nice. So, kanina, kung mapapansin nyo, or kung napansin nyo, well, if I fast forward ko yun. Pero, kung napansin nyo, meron akong hinahanap dito sa box. No, meron ako something na hinahanap dito sa box na hindi ko nakita. Hinahanap ko yung keycap remover kasi akala ko meron nito. Ang keycap remover, guys, ay pangtanggal ng keycaps, no, obviously. Some keyboards na na-unbox ko is meron siyang included na keycap remover. Pero others, katulad nitong Falcon, is wala siyang included na keycap remover. And sa pagkakaalam ko, yung itong Asus ROG Strix Flare na keyboard ko is wala rin siyang keycap remover. Yes, this is not the flagship keyboard ng Asus ROG line. Pero it would be nice na mag-include sila ng ganun. Kasi hindi naman lahat ng tao is merong keycap remover. Ako, well, meron na akong keycap remover. So, hindi ko nakakailanganin ng isa pa. Pero, hindi kasi ako nagsasalita ng pangsarili ko lang. Yung opinion ko, syempre, yung galing sa akin. Pero yung pinagbabasihan ko ng opinion ko is yung ibang mga tao na bibili ng product na to. Okay, guys, don't get me wrong. Okay? So, keycap remover is not a necessity. Gagamitin mo lang naman ang keycap remover, honestly, pagka maglilinis ka ng keyboard mo or magpapalit ka ng keycaps. Pero aside from that, honestly, wala na. So, meron mang keycap remover or wala, it's not a big deal. What I'm saying is, sana naman kahit papaano maging norm na yon. Sa mga mechanical keyboards, no, at least dito sa Asus, no, doon sa ROG and ROG Strix line nila. Sana naman mag-include na sila ng keycap remover. Okay. So, punta na tayo sa first impression. First impression ko dito is maganda. Actually, itong receiver is magnetic siya, no, dito sa keyboard. Ayan, kung makikita, ayan, lalagay ko siya dito. Oh. Ayan, kung maririnig nyo, lalapit ko sa mic. O, di ba? Para siyang hinihigop. Para siyang hinihigop nung keyboard. Yung receiver, parang hinihigop nung keyboard. So, it's nice. Kasi mas mapapababa neto yung chance na mawala nyo yung receiver. Okay? And also, kung lagi lang naman itong nakasaksak sa PC nyo or dito sa cable or dito sa adapter, hindi naman siguro ito mawawala. And also, pagdating sa build quality, honestly, the build quality is parang gawa sa plastic. Pero itong taas is, tingin ko hindi siya plastic, pero definitely hindi rin siya bakal. Okay, hindi siya bakal, hindi rin siya plastic. Pero heavy duty plastic. Ayan o. So, kita nyo, wini-wiggle ko siya, hindi siya nag-wiggle ng sobra-sobra. So, yan. Before we proceed sa specs and key features, gusto ko lang magpasalamat kay Sir Eli and sa Asus Philippines for lending me this product para gawa ng unboxing and review. And kung nagustuhan niyo yung video, please hit the like button, guys. And please consider subscribing, no, with post notification bell on para naman maging updated kayo sa future uploads ko. Okay? Now, let's get into the key features and specs of this keyboard. Compact 65% keyboard layout in a 60% keyboard frame.
function keys and number keys are combined. Guys, hindi ito TKL or 10 keyless keyboard type. Ang TKL keyboard kasi, or TKL layout kasi ng keyboard is, nakahiwalay pa rin ang number keys and function keys. Also, nakahiwalay din ang directional or yung arrow keys. So, kumbaga para siyang normal na keyboard lang, pero wala siyang numpad. Yun lang. Tanggalin mo lang yung numpad, ang tawag doon TKL. Up to 6 memory profiles and full RGB backlight. Also, this keyboard is Aura Sync compatible, katulad nung sinabi ko nung sa una pa lang. Pwede mong i-edit ang RGB lighting effects nito sa Asus Armoury Crate software, or you can just press and hold the FN key, then press left or right arrow keys to toggle between different RGB backlight effects. 1000Hz polling rate and 1 millisecond response time. Yes, may polling rate po sa keyboard, no? Hindi lang yan sa mouse. Mamaya, medyo pag-uusapan natin yan. USB Type-C to USB 2.0 Type-A connectivity. Also, it can be wireless via RF 2.4 GHz connectivity. Cherry MX Red, it has a Cherry MX Red, meaning it is linear and silent. 50 million keystroke lifespan, only 45 grams of actuation force, 305 millimeters by 101 millimeters by 38.5 millimeters, or that's 12.0 by 3.97 by 1.51 inches in dimension, weighing only at 520 grams or 0.52 kilograms. Grabe, sobrang gaan. Okay, para sa keyboard, magaan yun. 1.8 meter braided cable, I think that's standard. No, kasi halos lahat na unbox ko and nakita ko, standard, puro 1.8. Maliban lang doon sa mouse, no, sa Asus ROG Keras Wireless, 2.0 siya, ito 1.8. Meron din itong multimedia keys. No, meron sa gilid, meron siya multimedia volume key, pero yung ibang multimedia key, meron siya pero not dedicated. Meron din itong feature, guys, na Windows lock key. Ginagamit ito ng user, no? Usually, pagka naglalaro. Kasi pagka naglalaro ka, tapos aksidente mong napindot yung Windows key, ma-exit bigla yung game mo kung naka-full screen ka. So, masisira yung laro mo. Also, guys, this keyboard has macro keys. Pero again, it is not dedicated keys. So, guys, meron itong real-time battery status. No, katulad ng sinabi ko kanina, itong nandito sa gilid, it serves as the media volume control and as well as yung battery indicator nyo, no, pagka nag-charge or pagka ginagamit nyo. Pagka nag-charge, makikita nyo kung nakikita nyo na yung typical ng charge, no, umaangat. Tapos pagka naman yung remaining battery life, makikita nyo is bumababa. Okay? Up to 450 hours of battery life. 450? Really? Okay, so let's be realistic here, guys, no. Hindi kayo aabot ng 450 hours nang tuloy-tuloy na hindi nyo chinacharge yung keyboard. 450 hours, kiniklaim ng Asus yan, siguro kung hindi nyo ginagamit yung keyboard, yung tipong finul charge nyo siya tapos hinayaan nyo lang siya ng ganyan. After siguro 450 hours, tsaka siya malulobat. Also, kung hindi rin siguro gumagana yung backlight. I don't know, guys, ha? Don't quote me on that. I haven't done any tests at all. Okay, hindi ko to testing. I mean, hindi ko tinest yung battery life neto. Pero nagbigay naman ng disclaimer or ng note ang Asus sa website nila. Sabi nila, battery life may vary according to use. Also, hindi masyadong clear kung ayun yung pinaka-lifespan ng battery ng keyboard or ayun yung pinaka-maximum duration ng battery after ma-full charge. Also, guys, speaking of charge, no, sa pagka-charge, this keyboard features fast charging. Ito, sinasabi ulit ng Asus, no? Pagka chinarge nyo itong keyboard na to sa loob ng 30 minutes, pwede nyo itong magamit ng up to 32 hours basta nakapatay ang RGB lighting. Sino ba namang tao ang bibili at gagamit ng ganitong keyboard tapos papatayin mo yung ilaw? No? Well, maybe if you're a hardcore gamer, no, na walang pake sa RGB. But then again, mawawalan ng value yung isa netong key feature which is yung RGB lights. Hindi nyo na ma-maximize, no, yung binayad nyo dito sa keyboard na to pagka ginawa nyo yun. Oo, guys, ma-maximize nyo for gaming or for, I don't know, maybe productivity or whatever. Pero pag hindi nyo binuksan ang RGB lights nito, sayang ang bayad nyo. Kasi sa ayaw at sa gusto nyo, kasama ang RGB lights sa binayaran nyo. Well,
totoo naman, maganda naman talaga yung RGB lights, di ba? Maganda naman. Wala itong increased performance, pero definitely meron siya increase sa bayad. Pero definitely, meron itong increase sa aesthetics value. Tulad ng kakasabi ko lang, maganda naman kasi talaga pagka merong RGB lights. Katulad ng sinabi ko kanina guys, I haven't done any tests at all. Hindi ko sinubukan or hindi ko tinest yung battery life nitong keyboard na to. Kasi, well, wala naman akong 32 hours of free time, let alone yung 450 hours. Wala ako nun. So, let's just take Asus's word for that. Magtiwala na lang tayo sa Asus. Kung ayun ang resulta ng test nila, well, then so be it. Next na key feature is yung wireless. No? So, last but definitely not the least. Now, teka lang guys, ite-testing ko muna or itatry ko muna itong ROG Falcon for gaming. Para lang malaman ko kung paano ito mag-perform. Like, mawawala magkakaroon ba ng lost signal, yung mga ganon. Itatry ko muna. So guys, 2 games of Valorant lang ang aking free time. So ayun lang yung gagamitin kong basehan sa pagbibigay ng opinion ko about the performance of the Asus ROG Falcon. Tulad ng inaasahan ko, it gets the job done and that's it. Pero may napansin akong kakaiba na natuwa ako. No. Sa sobrang liit nitong keyboard na to, mas nagkakaroon ako ng room sa paggamit ng mouse. Yes. Ayun na yung pinaka gusto ko sa keyboard na to. Sa sobrang liit, mas nagkaroon ng mas malaking room or mas malawak na room yung keyboard ko para gumalaw ng mas maayos. I mean yung mouse ko para gumalaw ng mas maayos. I used this keyboard on the first game as wired, then wireless naman sa second game. And honestly, I can't tell the difference. Kahit wired or wireless, sobrang responsive, walang delay, walang stutter, walang kahit anong difference. No, kung tutuusin nga, mas dumali pa ang buhay ko while using this keyboard kasi nga maliit. Kasi nga, more room to work with, no? And also, nanibago ako, yes. Kasi it doesn't have a palm rest, tapos maliit, mababa. Pero, napatunayan ko sa sarili ko na if you are only going to use this for gaming, this is perfect. Close. Nothing's perfect. Okay, so, babawi ko yung sinabi ko. Okay, so, nothing's perfect. This is close, no? Sa pagiging perfect. Ngayon, nasabi ko ng key features and specs nitong keyboard na to. And also, nasabi ko na sa inyo ang aking experience, no, for gaming. Punta naman tayo ngayon sa sarili kong opinion as usual. Punta naman tayo ngayon sa sarili kong opinion as usual sa pros and cons. Pros, minimalistic. Well, kailangan ko pa bang i-explain? Kita nyo naman sa itsura, di ba? Tignan nyo. Oh, minimalistic design, pero hindi na compromise ang quality. If you have a full, robust, or big build, no, malaking tower, malaking monitor, malaki yung space, well, baka hindi bumagi sa setup nyo to. Pero this keyboard can definitely fit into much more tighter spaces and sa mga minimalist setup design. Pero, okay, come on, no? At the end of the day, kayo pa rin naman ang bahala. Kayo pa rin na masusunod. Ako, honestly, and personally, this keyboard is not for me kasi hindi ako fan ng minimalist design. Next, guys, is yung braided cables, no? Ito na naman tayo sa braided cable. I love braided cables. I'm a sucker for braided cables. Pero yes, naiintindihan ko mas madali itong kakapitan ng dust or ng mga dumi. Pero kung naglilinis naman kayo regularly, wala naman ito magiging problema. And also, in my opinion, braided cables are much more higher quality than regular cables. At least for me, it feels, no? It feels more high quality. Isa pang ginaganda ng keyboard na to guys is meron kayong option, yung pinaka-obvious, no? Meron kayong option parang gawing wireless. So, less cable management, less stress sa pag-aayos ng keyboard. And pwede nyo kunin sa desk nyo and itabi sa higaan or sa couch kung gusto nyo mag-Netflix and chill. So, basically, napakarami nyo pwedeng gawin pagka wireless ang peripherals nyo. Mas marami kayong room to work with and meron kayong option para mas maging komportable kayo. Next guys is yung 1000Hz polling rate, no? Okay, katulad ng sinabi ko kanina, pag-uusapan natin to. I think para sa iba hindi naman na to bago, no? Kaya medyo pag-uusapan lang natin. Hindi lang sa mouse, no? Hindi lang sa mouse ang merong polling rate. Yes, pati na rin sa keyboard meron tayong polling rate. Same concept lang naman to sa mouse, no? Pagka mas mataas ang polling rate ng mouse, mas madaming beses itong magre-report sa CPU mo ng location nito. So, mas magiging responsive yung mouse. Ganon din sa keyboard, no? Pag mas mataas ang polling rate ng keyboard, mas mabilis ang response time nito. So, for example, gumagamit ka ng skill, halos wala itong delay. After 1 millisecond lang, mapaprocess na ng CPU or ng processor mo yung keystroke na ginawa mo. But to be completely honest sa inyo guys,
hindi naman na napapansin ng tao yan. Alam ko, ang iba nga sa inyo ay hindi alam or walang idea na meron palang polling rate ang keyboard. And mostly sa mga tao guys, hindi na kaya mag-differentiate between 1 millisecond and 8 millisecond or 12 millisecond, even 24 milliseconds. Okay? So, punta na tayo sa cons. Ito lang cons. Katulad ng sinasabi ko kanina, minimalist design. Yes, ayoko talaga sa minimalist. Wait, kanino ba ako nagsasorry? Sorry but not sorry. Ayoko ng minimalistic design. So clearly, this is not for me. Kasi ako, personally, mas gusto ko yung full keyboard, yung may kasamang numpad. No, kahit pa sabihin mong gagamitin ko yung for gaming, mas gusto ko yung may kasamang numpad. Also for me, ayoko nung maliit yung backspace, enter, and spacebar. Ayoko nun. Kasi hindi ako pwedeng, hindi ako komportable. No, hindi ako komportable gamitin. Okay? So in short, this keyboard is not for every build or setup, no? Or hindi talaga to pwede sa lahat ng tao. Next na negative side nito is this keyboard can be wireless. Okay, so I'm not a fan of wireless peripherals talaga. Bakit? Kasi nandiyan ang hassle na kailangan kong i-charge. Then pagka na full charge na, kailangan ko na tanggalin yung cable. So CJ, kung ayun lang pala yung ayaw mo, bakit parang ang big deal? Ako kasi guys, gusto ko convenience lahat ng bagay sa akin. Oo, convenient ang wireless peripherals kasi mas makakagalaw ka doon ng mas maayos. Totoo naman yun. Wala namang doon. Hindi naman ako against doon. Totoo naman yun. Pero kung kailangan ko pang isipin na i-charge ang keyboard, tanggalin sa pagkaka-charge, kailangan kong bantayan yung keyboard pagka nag-charge kasi bawal ma-overcharge or bawal naman i-drain. For me, that's too much work. And I know, yung iba sa inyo is sasangayon sa akin. Also guys, this keyboard doesn't have dedicated multimedia keys. Okay, so I think this is parang first world problem. Kasi here in the Philippines, or at least nung generation ko, karamihan sa mga keyboard dati, or kahit ngayon naman, bibihira talaga ang mga keyboard na mayroong dedicated media keys. Pero kung katulad ko kayo na almost 5 years nang gumagamit ng high-end peripherals, tapos nasanay kayo sa mga keyboard na mayroong dedicated media keys, well, manidibago kayo sa paggamit nito. Well, vice versa, ganun din, no? Kahit pa sabihin mong meron na talagang mga dedicated media keys ang mga keyboard ngayon, karamihan pa rin ng tao is hindi ito magagamit kasi, well, nasanay sila sa wala. So, pag nag-transition sila, maninibago sila and baka hindi rin ito magamit. So, I think that is it for the pros and cons about this keyboard. So now, let's head on to the conclusion. Right off the bat, sasabihin ko na sa inyo, this keyboard is not for everyone. Don't get me wrong, no? Guys, overall, this keyboard is great. If you have a minimalist setup and you're looking for a minimalist keyboard with good performance, high functionality, packed with features, and fan kayo ng Asus ROG, definitely get this keyboard. Yes, this keyboard still has its flaws or downside like not having dedicated media keys because, okay, let's be realistic here, you can't please everyone. But then again, why would you want dedicated multimedia keys if you're only going to play games? This keyboard is not made for productivity and its target audience are gamers. So definitely, if you are using this for gaming, if you're gonna buy this because you want to play games, you won't be needing dedicated media keys. Now guys, here's the information that you all have been waiting for. For the price of 8,250 pesos SRP, you will get a keyboard with jam-packed features for your minimalist gaming setup. Or, kahit hindi minimalist setup, still, it's gonna be worth it. So, that is it for the video guys. Thank you so much for watching. Again, maraming salamat kay Sir Eli and sa Asus Philippines for lending me this keyboard para gawa ng unboxing and review. So, kung nagustuhan niyo yung video guys, please hit the like button and also comment guys sa comment section down below. Let me know kung ano mas gusto niyo yung keyboard. Gusto niyo ba ng wired or wireless? Definitely, let me know sa comment section down below. Subscribe kayo dito sa channel guys kasi napakarami pang tech-related videos as well as unboxing, product review, PC building videos coming up very, very soon. Once again, guys, my name is CJ and magkita-kita tayo sa susunod kong video.